ano nga ba ang naging takbo ng napakagandang basketball career ni Junmar Fajardo? Pero bago natin pag-usapan yan, ay huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga PBA updates. Si Junmar Soto Fajardo ay ipinanganak noong November 17, 1989. Naglalaro ngayon para sa San Miguel Beermen ng Philippine Basketball Association at kinikilalang The Kraken dahil sa kanyang pambihirang laki at kahusayan laban sa mga manlalaro ng PBA at maski sa ibang bansa. Ipinanganak sa Compostela at lumipat siya kasama ang kanyang mga magulang sa pinamungahan sa murang edad, kung saan ginugol niya ang halos lahat ng kanyang kabataan. Naglaro siya bilang center para sa University of Cebu Webmasters sa SAFI at para sa San Miguel Beermen sa ASEAN Basketball League bago napili bilang unang overall sa 2012 PBA draft ng Petron Blaze Boosters. Sa kabila ng kanyang murang edad, nagpakita si Fajardo ng malaking potensyal at binansagan ng mga local sports analyst bilang future ng Philippine basketball. Unang naglaro si Fajardo sa kanyang PBA debut noong 2012-2013 PBA Philippine Cup laban sa Rain or Shine, kung saan sila ay natalo sa score na 102-86, kung saan nagtapos siya ng may 9 na puntos at 13 rebounds at kumuha lamang ng 5 sa kanyang 11 free throws. Nahirapan si Fajardo sa unang dalawang komperensya ng kanyang rookie year, ngunit kapansin-pansin ang pagbuti niya sa ikatlong komperensya. Nagawa niyang maglaro sa PBA Finals laban sa San Miguel Super Coffee Mixers sa 2013 PBA Governors Cup Finals. Sa Game 4, nagtala si Fajardo ng 20 points at 26 rebounds sa 88-86 na pagkatalo. Ito ang unang pagkakataon para sa isang local player na makamit ang 2020 stats before kay Eric Menk. Tuluyang natalo ang Petron Blaze Boosters sa Mixers sa Game 7. Si Fajardo ay pumangalawa sa Rookie of the Year voting at natalo siya sa number 2 overall pick na si Calvin Abueva. Gaya ng inaasahan ng marami, malaki ang naging improvement ni Fajardo sa pagsisimula ng 2013-14 PBA Philippine Cup. Pinagsama-sama niya ang mga stats na 16.3 points, 14.9 rebounds, 2.5 blocks at nanalo sa kanyang unang Best Player of the Conference Award. Nang bumalik ang Petron sa pangalang San Miguel Beermen, pinago rin ni Fajardo ang kanyang jersey number mula 22 sa 15. Natalo ang Beermen sa quarterfinals ng Commissioner's Cup matapos mabigo sa Air 21 sa kabila ng pagkakaroon ng twice to beat advantage sa serye. Pinamunuan niya ang Best Player of the Conference race na may average na 21.8 points, 16 rebounds, 1.4 assists at 1.4 blocks. Ngunit natalo ang kanyang koponan sa naging kampiyon ng San Miguel Super Coffee Mixers sa quarterfinals. Dahil sa pagkakatanggal ng Beermen sa title contention, natalo si Fajardo sa Best Player of the Conference kay Ranidel de Ocampo. Sa kabila ng kawalan na tagumpay ng koponan sa kanyang sophomore season, nakakuha si Fajardo ng ilang mga parangal sa pagtatapos ng season. Siya ang 2014 PBA Most Improved Player at napili bilang miyembro ng All-Defensive at Mythical First Team sa unang pagkakataon sa kanyang karera. Sa kanyang ikalawang season pa lamang sa liga, siya ay tinanghal bilang 2014 PBA Most Valuable Player. Fresh pa sa kanyang unang PBA MVP award, na sweep nila ang TNT sa semifinals sa 4 na laro bago tinalo ang Alaska sa 7 games para makuha ang kanyang kauna-unahang kampiyonato sa PBA. Muli siya nang ibabaw sa ikatlong komperensya, ang 2015 PBA Governors Cup, kung saan napanalunan niya ang kanyang ikalawang Best Player of the Conference Award at ang kanyang una para sa isang Import Reinforced Conference. Napanalunan ni Fajardo ang kanyang unang Finals MVP kasama ang kanyang ikalawang kampiyonato sa Beermen. Sa season ito ay nanalo siya sa kanyang ikalawang sunod na Most Valuable Player Award at Defensive Player of the Year para sa season, kasama ang Mythical First Team at All Defensive Team Selections at ang kanyang kauna-unahang Samboy Lim Sportsmanship Award. Ipinagpatuloy ni Fajardo ang kanyang pangingibabaw sa sumunod na season matapos mapanalunan ang kanyang unang dalawang kampiyonato. Nakuha niya ang isa pang Best Player of the Conference Award sa 2015-2016 PBA Philippine Cup. Sa season ito, gumawa ng kasaysayan ang Beermen at naging unang professional basketball team sa mundo na nakabalik mula sa 0-3 series deficit na tinawag nilang D-Raquel. Napanalunan ni Fajardo ang kanyang ikatlong PBA's Most Valuable Player Award na nagtabla sa record ng PBA legend na si Bogues Adornado.
siya ang unang manlalaro na nanalo ng parangal sa tatlong magkakasunod na season. Miyembro rin siya ng Mythical First Team at tumanggap ng kanyang pangalawang Sportsmanship Award. Matapos manalo sa unang dalawang kampyonato ng season, nagkaroon ng pagkakataon ng San Miguel na makuha ang kanilang pangalawang Grand Slam na huling napanalunan ng prangkisa noong 1989. Nagkaroon ng injury si Fajardo matapos ma-strain ang kanyang calf muscle at naging dahilan para hindi siya makalaro sa Gilas Pilipinas. Sa kabila ng injury, nagawa pa rin ni Fajardo na manguna sa Best Player at the Conference Race na may average na 18.5 points, 10.6 rebounds, 1.7 assists at 2.0 blocks. Bilang resulta ng kanyang napanatiling dominance sa buong season, nasungkit ni Fajardo ang kanyang ika-apat na Most Valuable Player Award sa isang runaway fashion na nagtabla sa kanya kasamang all-time greats na sina Ramon Fernandez at Alvin Patrimonio para sa league record na apat na MVP awards. Siya ang pinakamabilis na nanalo sa kanyang ika-apat na MVP at ang tanging manlalaro na nakatanggap ng parangal sa apat na magkakasunod na season. Napili rin siya bilang miyembro ng Mythical Team at All-Defensive Team Selections. Nananatiling hindi napigilan si Fajardo sa 2017-2018 PBA Philippine Cup na nag-a-average ng league high na 22.8 points kasamang 3.3 rebounds, 1.8 assists at 2.1 blocks upang pamunuan muli ang Birmen sa top seed. Binasag niya ang mga record book sa pamamagitan ng pagpapahaba ng kanyang paghahari bilang Best Player of the Conference of the Philippine Cup sa ika-apat na sunod-sunod na season, ang kanyang ika-anim sa total na pinakarami sa kasaysayan ng PBA League. Muling isinulat ni Fajardo ang mga history matapos matanggap ang kanyang ikalimang sunod na Most Valuable Player Award matapos manalo ng back-to-back Best Player of the Conference sa unang dalawang conference. Nalampasan niya ang record ng liga na ibinihagi niya kina Fernandez at Patrimonio noong nakaraang season. Kaya siya ang record holder para sa paramihan ng mga career MVP sa PBA. Muli niyang pinamunuan ang Mythical First Team at natanggap ang kanyang ika-apat na selection sa All-Defensive Team. Sa 2019 PBA Governors Cup at isa pang Grand Slam Conquest, muling nanguna si Fajardo sa Best Player of the Conference Race na may average na 18.9 points, 13.6 rebounds, 1.9 assists at 1.2 blocks kada laro. Napatibay ni Fajardo ang ganyang record sa 6 na MVP na hindi pa nagagawa matapos manalo ng pinakamataas na individual award ng liga sa ika-6 na sunod na season. Gumawa rin siya ng isa pang round ng Mythical First Team at All-Defensive Team selection. Bago ang pagsisimula ng 2020 PBA season, nagkaroon si Fajardo ng complete fracture sa kanyang right tibia sa pagsasanay ng San Miguel Birmen. Ang pinsala ay nag-sideline sa kanya para sa season, pati na rin ang mga tungkulin sa Gilas Pilipinas. Sa kawalan ni Fajardo, kasama ang injury ng All-Star teammate na si Terence Romeo, ang defending champion na Birmen ay natanggal ng Meralco sa quarterfinals ng 2020 PBA Philippine Cup na nagtapos sa kanilang 5 taong paghahari at tumapos din sa kanyang 6th straight MVP award. Naglaro muli si Fajardo para sa 2021 PBA season matapos magpahinga dahil sa kanyang injury. Bagamat nahihirapan pa rin at nakikitang nag-a-adjust mula sa paglalaro ng basketball, nakagawa pa rin siya ng kagalang-galang ng mga average. Tinapos niya ang season na may 13.8 points, 11 rebounds, 1.8 assists, 1.1 block at 0.4 steals na naging lowest career average niya mula noong kanyang rookie year. Dahil sa kanyang kapansin-pansing pagbabalik mula sa injury, binigyan siya ng 2021 Bogues Adornado PBA Comeback Player of the Year Award ng PBA Press Corps, gayon din ang kanyang ikapitong Mythical First Team selection. Si Fajardo, ang star player ng San Miguel Birmen, ay nakabalik mula sa injury at tumulong sa kanyang grupo na talunin ang Talk and Dex para angkinin ang All-Filipino Championship. Si Junmar na nagtamo ng complete fracture sa kanyang kanang tibia na 2 taon na ang nakalipas ay nanguna sa lahat ng PBA players sa MVP race. At dahil sa kanyang pagbabalik, pinangunahan ni Fajardo ang Birmen sa 1 seed sa 2022 PBA Philippine Cup na may 9-2 record sa eliminations. Nabawi niya ang Best Player of the Conference Award para sa record-extending na ikasyam na pagkakataon sa kanyang karera at ikapito sa All-Filipino Conference. Nakuha rin niya ang kanyang ika-apat na Finals MVP Award tying with James Yap, L.A. Tenorio at Danny Siegel para sa pinakamaraming Finals MVP sa Liga. At yan lang mga pre,
ang San Miguel Center na tinaguriang PBA GOAT, Junmar Fajardo.